lalo pong tumitindi ang epekto ng mga bagyo sa Baguio. Lalo't 90% ng lungsod ay landslide prone. Pero lalala pa lalo yan dahil sa nagbabagong klima na nakaapekto na rin sa pamumukadkad ng kanilang flower industry. Sa pagbabalik po ng ating climate change series, sasalang ang mga ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. Unahin po natin ang special report ni Katrina Son. Isa ito sa tumatak na imahe sa pananalasa ng Bagyong Egay, ang bahay na yan sa Baguio City. Biglang gumuho, bunsod ng paglambot ng lupang dala ng walang tigil na pag-ulan noon. At kahit nasa kabundukan ang lungsod ng Baguio, hindi ito nakaligtas sa mga pagbaha. Ang ibinagsak kasing ulan ng Bagyong Egay sa Baguio sa loob ng 3 araw, umabot sa mahigit 740 millimeters. Katumbas na iyan ng isang buwang ulan base sa datos ng PAGASA. Malakas din ng mga pag-ulan ang nagdulot ng landslide sa Barangay Dominican Hill Mirador noong October 2021. Anak ko! Anak ko! Wang anak ko! Si Tania po yan! Anak ko, hindi ko kayang sigurahin tsura mo, anak! Sinawing pala dyan ang asawa, apo at pinsan ni Mary Jo. Kaya raw kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa City of Pines, bumabalik ang kanyang takot. Isang impact, na-trauma ako. May araw talaga na nanginginig ako pag umuulan, ma'am. Yung bugso ng alalakas ng patak ng ulan, nanginginig ako. Ayon sa mga eksperto, ang Baguio City raw ang isa sa nakatatanggap ng pinakamaraming ulan sa bansa. Ang problema, halos 90% ng lungsod ng Baguio ay susceptible sa landslide base sa datos ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera. Kaya ang mga ulan, di birong peligro ang dala. Umulan ng diretsyong more than 3 days. So, siyempre, maraming na maibubuhos yan na tubig, may epekto yun sa lupa. Basta umakyat na yan sa mga, sabihin natin, in 1 hour at continuous yan in 24 hours, magbantay ka na yan. Ang sinisising dahilan ng mga eksperto, kagagawan rin ng tao. Yung pagkakaroon natin ng mass extreme rainfall events ay kasama sa mga adverse impacts ng climate change. Manai-attribute ito doon sa mga human activities, kasama yung emissions natin ng greenhouse gases, and then yung land use changes, in particular yung urbanization, and then yung deforestation, kasama yung sa mga factors. Pero ang mga bundok na dapat kinatatayuan ng mga puno sa City of Pines, halos mga bahay na ang nakatayo. Wala tuloy sasalo sa mga usok ng masasakyang akyat baba sa tinaguriang summer capital ng bansa at walang sisip-sip sa malakas na buhos ng ulan. Pero di lang yan sa Baguio problema, kundi sa mga kalapit bayan nito sa Benguet. Rumagasa ang malalaking bato at noong 2015 sa Tuba, Benguet, ilang kilometro lang ang layo sa Baguio. Landslide din ang kumuha sa anak, manugang at apo ni Betha. Pag umuulan, naalala ko sila. Bayan na naman ang malakas na ulan. Diyos ko, yun na lang. Nagpa-pray na lang kami na parang pag may nangyayaring ganun, parang ang akala ko eh, parang may mabawasan naman ang anak ko, ganun, o kamag-anak ko dahil sa Baguio. Hindi lang ang mga residente ang apektado dahil tuwing tag-ulan at lalo kapag may Baguio, problema ang mga landslide at rockslide sa mga pangunahing daan, kaya apektado pati ang mga biyahe. Ito ang Cannon Road, isa ito sa mga daan papunta at palabas ng lungsod ng Baguio City. Kilala nga ito dahil sa magandang tanawin nito. Ngunit, isa sa mga pinoproblema nito ay ang kaliwat kanan na landslide at rockslide. Kaya naman dun sa mga apektadong lugar ay naglagay sila ng mga rockfall netting at mga slope protection netting. Kaya lang, hindi pa rin ito kinaya. Kaya naman, ganito nga ang kinahinatnan. Sa mga landslide, may tinatawag kami, kinoconsider natin kasi yung mga human-initiated activities kagaya ng unsystematic na development in terms of yung nagbubuldoser sila ng bundok, yung nabuldoser na lupa in terms of yung strength niya, stability niya, compare mo sa original, mas malambot siya.
Kaya konting ulan lang, talagang nagla-landslide siya. Maging mga cut flower farmers dito sa Benguet ay apektado ng paiba-ibang panahon. Kasama na nga rito ang minsang nararanasan nilang tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya naman naapektuhan daw ang kanilang kabuhayan. Minsan marami raw silang mga produce na mga bulaklak katulad ganito. Ngunit wala silang paraan ng pagta-transport nito. Kaya naman nalulugi sila. Last month yung yung daanan ng Kinon, yung sasakyan naglalakad sa may river. Kasi hindi pwedeng daanan yung kalsada. At saka may time pa na nag-ground po kami, dumaan po kami sa may Marcos Highway. Ang pinangangambahan ng lungsod ng Baguio, ang lalo pang pagdami ng bubuhos na ulan sa lungsod sa mga susunod na taon. Based dun sa latest na modeling na ginawa namin, with the help of our consultants from ADB, by 2032, mag-i-increase pa ang amount of rainfall by as much as 23%. So in short, it will now become a regular occurrence. That would be the normal during that time. So we need to really act fast now. Kasama sa pagtugon nila rito, ang pagre-require sa mga gusali ng pagkakaroon ng mga rain harvesting facility para kahit papaano'y mabawasan ang ulan na mapupunta sa mga daluyan ng tubig. Seryoso rin ang lungsod sa pagbabantay sa kanilang mga watershed at pag-demolish sa mga illegal structures sa gitna ng paglobo ng kanilang populasyon. We found out that 2014 to 2017, that was the period rather, na napakataas ang reduction ng aming forest cover and green cover. Ang reduction nun is around 52 hectares because of build-up areas. Delikado na kasi 5% na lang yung margin mo eh. 5 points na lang yung margin mo. Eh paano tumataas pa yung population? Dito sa lungsod ng Baguio na ako lumaki at ang mga problemang kinakaharap ng lungsod, naranasan na namin noon at nararanasan pa rin ngayon. Hahayaan ba natin kaharapin pa rin ito ng mga susunod na henerasyon? Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.